nakakainit ng ulo matapos kong marinig sa si Pag-iwis at sa mag-anak yung pangyari. Kung agad-agad pala na itakbo ko sa ospital itong si Jimboy, sana nabuhay pa siya. Kasi after na mabalit siya itong mga hinayupak, mga polis na ito, pinabayaan na siyang lutang-lutang doon sa tabi, nasa ilo, and then it took 3 hours bago siya nabatang sa ospital. Eh, patay na talaga. Saka, magpapatawag po ako ng Senate Investigation and Aid Legislation para malaman yung katotohanan. Kasi nga po, itong mga polis, walang gustong umamin. Walang gustong umamin. Kasi kung walang aamin at hindi makakuha ng witness o witnesses at ebidensya, eh, yung delikado baka ma-absorb sa nga. Pero so far, maganda naman yung development dahil sabi ng chief of police, eh, sa ginawang forensic doon sa mga baril, 4 na baril daw ang pinaputok doon, 6 nandoon, at yung 2 9mm, 2 malay. So, it's just a matter of time na malalaman natin i-cross match kung kaninong baril yun na pinaputok. Nakakainit ang ulo sabi kanina dahil noong pinapaparafin test ng chief of police, yung investigator, pinapaparapin test yung mga 6 na sangkot doon sa supposed to be sa crime, ayaw gawin ng investigator. So, doon pala may kita nyo sa buhatan. So, somehow, sa ipapatawag ko na Senate hearing, Senate investigation, kalulutangin ko kung sino yung talagang may kagatuan, sino yung mga nagpaputok ng baril. Kasi alam sila, kung so, nilito so far ngayon, parang 4 ang nagpaputok. And siguro, this is the time, pag-usapan ko sa hearing, na yung klase ng training that a policeman should undergo before he becomes a full-fledged policeman, nandiyan yung dapat marunong sila mag-observe ng tinatawag na rules of engagement. Marami sa ating mga police, pag nakita ng suspect, kahit na sumurrender na, kahit na tumatakbo, pinagpabaril, o nag-warning shot, which is bawal. Hanggang ngayon, marami pa rin po sa mga police natin na hindi alam yung procedure, yung tinatawag na rules of engagement, nagpapaputok sa taas, sa langit, o nagpapaputok sa lupa, bilang warning shot, which is bawal. Tapos pangalawa, sumusurrender, tumatakbo ni suspect, binabaril pa, again, mali yun. So, titingnan ko po kung ano pa po pwede natin mapalakas doon sa training ng police na yun. Lahat yung dapat, kung ilan sila, kung 20, 30, 50 sila sa unit na yun, dapat lahat sila sama-sama. In the name of command responsibility. Tama yung sinabi ng PNP. But let's see, pagdating sa Senate hearing, lilitaw yan, base sa mga makausap natin mga police, makausap natin mga witnesses, then doon tayo magbabase kung hanggang saan ba ang dapat managot at pwedeng masama sa investigasyon at kasuhan. Sir, ang Internal Affairs Service po just tonight nag-irekomenda na si Bakilin sa pwesto, si Colonel Umitig, ang Chief of Police ng Nabotas. Do you agree? Well, kung yan ay para mapakita sa atin lahat na patas ang ginagawang pag-iimbestiga ng ating kapulisan, so be it. Kung nakausap ko lang si Chief of Police and he's been very cooperative with us, tinatawagan namin siya para kumuha ng informasyon. Pero kung yun ang desisyon ng hierarchy o kataas-taas ng PNP, then hindi ako mag-object. Sana Senator Rafi Tulfo, talagang itong mga pulis natin, siguro silipin na rin natin yung curriculum ng PNPA. Kasi baka mamaya sobrang outdated na nung mga itinuturo doon sa academy, hindi na akma doon sa current na sitwasyon ng bayan natin, sa baka hindi na akma kaya siguro ganyan. Kasi makikita mo, mayroon silang mga employee handbook ganyan. Kailangan na every year nagka-conduct kayo examination, refresher sa mga to para nakakalimutan na ba nila
yung kanilang trabaho o hindi. O kailangan laging nai-exercise yung mga utak na itong mga kapulisan natin para hindi sila makalimot. Kasi ang problema, ang police, snappy lang yan kapag ka nasa academy. Yung mga criminology pa lang, nasa training. Doon lang snappy yan. Kunyari nakikinig. Nung nag-exam, maganda naman yung mga sagot. Maganda naman yung mga grades. Pero nung naging mga police na, nung gumraduate sila at naging mga police na sila, huminto na yung kanilang ano, yung kanilang knowledge, training. Huminto na yung kanilang personal development, personal improvement plan. Dapat ang PNP, gawin nila yan, di ba? Nung panahon ni, tatanda nyo, panahon ni Lacson. Nung panahon ni Lacson, naghigpit si Lacson sa physical test, di ba? Taon-taon, pini-physical test lahat ng mga police. Yung mga malalaking tiyan na wala noon, tandaan nyo. I remember, meron akong kaibigang police na every year, kasama ko sa si Jim, mawawala siya ng matagal na panahon, tapos biglang babalik siya in a specific month. Tapos nagpapakondisyon talaga siya, nagpo-pull up siya, bench press siya, dahil nga malapit na daw yung kanilang physical training. So pinaghahandaan nila yun dahil nga pwede silang bumagsak doon, at pag bumagsak sila doon, hindi sila makakabalik sa serbisyo hanggat hindi nila ipinapasa yung mga tests na yun. Kasi nga, sabi, hindi na makahabol yung mga polis, lalaki nanti yan. Hindi na makahabol yung mga polis kasi hindi, hirap na hirap nga sila, isara yung mga sinturon nila . Ang problema, masyado tayo nakafocus doon, tinan mo, pinaghahandaan nila yun taon-taon. Kung pag-e-examine natin sila dun sa mga protocol, at least nare-refresh sila, hindi nila nakakalimutan yun. Kasi taon-taon, pinag-aaralan nila ulit, nire-review nila para hindi sila magkamali, di ba? Yun yung maganda sanang gawin. Kasi sa totoo lang, practice makes permanent or practice makes perfect. Pero there's no such thing as perfect. Practice makes permanent. Ibig sabihin, kapag pinaractice mo ng pinaractice yung isang bagay, kumbaga magiging na siyang muscle memory. O magiging na siyang normal na lang sa'yo. Kumbaga, kahit nakapikit ka, alam mo nang gawin. Kasi nga, lagi mong pinapractice . So kung lalagyan natin sila ng at least annually, mag-e-exam sila, annually, itetest ninyo yung kanilang memorya, natatandaan pa ba nila yung mga pinag-aralan nila sa academy, o kaya yung mga protocols ng mga estasyon, mga divisions nila. Ayun, dapat meron tayong ganun, sir. Ganun, para talagang yung mga police natin, wala na silang dahilan. Kasi sa itong mga katulad niyan, tumakbo yung suspect, magwa-warning shot ka para huminto. Hindi. Sa Amerika, hahabulin nila yan. Pipilitin nilang habulin. At saka ang mga police sa Amerika, yung mga baril nila na naka-holster, kailangan yung butonis niyan naka-clip. Pag lumapit ang police sa'yo tapos naka-unclip yung baril niya, yung sa holster niya, pwede mo siyang sitayin, bakit naka-unclip yan? Ano ba barilin mo ko? Diba? Bawal na bawal yun sa kanila. Bawal na bawal sa kanila na maglabas ng baril nang walang baril yung kanilang hinaaresto. Dito sa atin, malayo pa, nakabunot na yung baril.